Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome again to the channel of Madiskarteng Ilocano. Ang channel na ito ay isang educational blog para sa kursong Criminology. Ang tatalakay natin ngayong araw ay karugtong lamang ng ating naunang pagtalakay sa subject na Introduction to Criminology at saka yung Theories of Crime Causation. Alinsunod sa nauna nating topic na basic about law at saka concept of crime. So sa araw na ito ay tatalakay naman natin ang tungkol sa mga kriminal. So basically, sino po ba ang mga tinatawag nating kriminal? Kapag ba ang isang tao ay nakagawa ng krimen, pwede na po ba natin siyang tawaging isang kriminal? Bilang isang mag-aaral sa kursong Criminology, mahalaga ito sapagkat palagi natin silang nababanggit at baka kung minsan makabanggit tayo ng bagay na ito sa maling tao. Kaya mahalaga na maintindihan natin kung sino ba ang mga tao na karapat-dapat na tawaging kriminal. Mayroon tayong tatlong paraan para kilalanin ang salitang kriminal. Unang pagkilala sa salitang ito ay ayon sa kanyang social definition, are those who violated a social norm or one who did an anti-social act. So please take note the word violated a social norm. So ibig sabihin, kapag ang isang tao ay nakagawa, so take note also the word committed an act. So ang basihan para makilala ang mga kriminal ayon sa kanyang social definition ay base sa kanyang gawa. Kapag sinabi kasi nating social norm, referring to an act that is acceptable to a particular group. So if that action is against the practice of that particular group according to its social definition, that person is considered as a criminal. Another way to identify the word criminal is according to its psychological definition. A person who violated a rules of conduct due to behavioral maladjustment. So ang basihan naman ng psychological definition ay base sa kanyang ugali. Kung kanina sa social definition ay base sa kanyang gawa, dito naman sa psychological definition, ang criminal ay makikilala sa pamamagitan ng kanyang ugali. Okay? Sabi dito, a person who violated rules of conduct due to behavioral maladjustment is called criminal. So kapag sinabi nating behavioral maladjustment, it is inability to react to the demand of one's environment. So, depende sa kaugalian dyan sa isang lugar. Kung ang ugali ay hindi naayon sa dapat na ugali ng mga tao sa isang lugar, tinatawag natin siyang criminal if we are referring to psychological definition. So that is the second way to identify the word criminal. At ang pangatlong paraan para makilala natin kung ano ba ang salitang criminal ay base sa kanyang legal definition. Kapag sinabi natin legal definition, it is a definition according to law. So paano ba dinefine ng batas ang salitang criminal? Criminal is a person who committed a crime and has been convicted by a court of the violation of a criminal law. So maliwanag ang salita ng batas.
na pwede nating tawagin ang isang taong kriminal if that person committed a crime at he is already convicted by the court. So sa madaling salita, kung ang isang tao ay nakagawa ng krimen, ayon sa legal definition, hindi pa sapat yan para tawagin siyang isang kriminal. So hanggat wala pang judgment of conviction, that person is still considered as innocent person and therefore he cannot be considered as a criminal. So maaaring magtanong kayo, bakit kaya kahit siya ay kitang-kita nating gumawa ng krimen o gumawa ng paglabag sa batas, hindi pa rin siya matatawag na kriminal hanggat walang desisyon ng korte? Tama. Kasi hindi lahat ng gumagawa ng krimen ayon sa batas ay pwedeng masabing criminally liable. May mga pagkakataon kasi na kung ang isang tao ay nakagawa ng krimen, posibleng siya ay walang criminal responsibility. Okay? Halimbawa, yung taong nakapatay. So, obviously, ang pagpatay sa isang tao ay isang krimen. Pero, hindi ibig sabihin na kapag siya ay nakapatay, siya na ay isang kriminal. Siya na ay maituturing na kriminal sapagkat posible pa rin na siya ay hindi criminally liable. Halimbawa dito yung self-defense. Okay? Self-defense, tulad ng mga nauna nating pagtalakay, defense of relatives and defense of stranger. Kung pinotektahan lang natin ang ating sarili at napatunayan natin ito sa batas, kahit tayo ay nakagawa ng krimen, ay maituturing pa rin na wala tayong criminal responsibility. Another example is, if you committed a crime while in the lawful performance of your duty or the lawful exercise of your office. Halimbawa, nung panahon na nasa batas pa ang death penalty, ang huling ginamit na paraan dito ay yung lethal injection. Nung panahon kasi ni President Marcos, ang ginagamit na paraan ay yung tinatawating Silya Electrica, wherein, according to many, that is very cruel, okay, and unusual. Kaya pinalitan nito sa pamamagitan ng lethal injection. At lumabas din sa board exam noon kung sino ang unang taong namatay gamit ang lethal injection. Ang answer is si Leo Echegaray. So sa panahon niya yun, siguro hindi na ulit-ulitin ang tanong na yan. Kasi medyo matagal na ang tanong na yan na lumabas sa board examination. So sa panahon na yan, may tatlong klase ng gamot. Okay? Yung unang gamot na ituturok sa presong bibitayin ay yung pampakalma. Okay? Pangalawa ay yung pampatulog. Okay? So, at yung pangatlo, ito na yung poison. Okay? So in this way, sabi ng marami, hindi raw ito cruel as compared to the Silya Electrica. Kasi tama nga naman. Kasi matutulog yung tao, so pagising niya, patay na pala siya. Kaya hindi ko considered cruel. Ang issue dito is yung doktor na nagturok sa kanya ng poison at yun ang dahilan ng pagkamatay ng preso. Is it not correct na that is a crime because killing a person through poison is murder? Yes, pero in that situation, he cannot be considered criminally liable because he is only doing
He is only performing an act in the lawful exercise of his right or office. Ito kasi yung kanyang trabaho. Okay? Ganun din yung mga sundalo halimbawa nag-cooperate, maraming kalaban, nakipagbarilan sa mga kaaway, may nakapatay yung isang sundalo, hindi naman porque nakapatay siya, criminally liable na siya. He is only acted in the lawful performance of his duty. Okay, so marami pang example dyan na tatalakay natin sa susunod na pagkakataon under the topic criminal law. So itong dalawang nabanggit natin na example ay isang patunay lamang na hindi porket nakagawa ng isang krimen ang isang tao ay criminally liable na siya. In like manner, hindi rin siya pwedeng tawaging criminal. So ito ang malinaw na definition ng salitang criminal kung batas ang ating pag-uusapan. We have four different ways to classify criminals. First is based on its legal classification. In other words, base sa pag-classify ng ating batas. Una, meron tayong tinatawag na recidivist. Pangalawa, meron tayong tinatawag na habituality or reiteration. Pangatlo, meron tayong tinatawag na habitual delinquent. At pang-apat, mayroon tayong tinatawag na quasi-recidivist. Sino nga ba yung tinatawag nating recidivist? Recidivist under Article 14, Paragraph 9 of the Revised Penal Code. The offender at the time of his trial for one crime shall have been previously convicted by final judgment of another embraced in the same title of the revised penal code. So sila po ang tinatawag nating recidivist. Isa itong klase ng kriminal. Sabi dito, at the time of his trial, he have been convicted of another crime embrace in the same title of the revised penal code. Anong ibig sabihin nito? Kung ang isang akusado sa isang krimen ay previously na-convict na pala siya ng isa pang krimen na kapareho ng title sa kasalukuyan niyang kaso. Halimbawa yung title 8, that is a crime against person. Ano-ano ba yung mga krimen under title 8? Homicide, murder, parricide, yan, that is a crime against person. Kung isa rito sa mga nabanggit na ito ay previously pala na convicted na siya at sa kasalukuyang niyang kaso ay kapareho rin ng title ng una niyang conviction at kung makonvict pa siya rito, siya ay tinatawag nating recidivist. So that is all about recidivist. Let's proceed to another classification of criminal on the legal point of view, that is habituality or reiteration. So ito yung tinatawag ding habituality, repetition or reiteration under Article 14, Paragraph 10 of the Revised Penal Code. The offender has been previously punished for an offense which the law attaches an equal or greater penalty or for two or more crimes to which it attaches a lighter penalty. So kapag ang isang akusado ay previously na-convict na siya, not necessarily in the same title of the revised penal code, ano? Kasi kapag the same title, recidivist ang tawag natin siya. Pero kung magkaiba ang title, tinatawag naman nating reiteration or habituality. Provided that the penalty for the previous offense is equal or greater than the penalty he presently commit. Or for two or more crimes to which it attaches a lighter penalty. So ang magiging base naman dito sa reiteration
or repetition is according to the penalty. Okay? So, kung ang isang akusado ay pangalawang beses na siyang gumawa ng krimen at ang unang kaso niya ay kapareho lang ang penalty o kaya ay mas mataas kaysa sa penalty na kanyang ginawa ngayon, siya ay matatawag na reiteration. Okay, so number 3 is what we call habitual delinquency under Article 62, Paragraph 5 of the Revised Penal Code. The offender within the period of 10 years from the date of his release or last conviction of the crime of serious or less serious physical injuries, robo, o ito yung tinatawag robbery, horto, o kaya ito yung theft, estafa or falsification, is found guilty of any of the said crimes a third time or oftener. So, ang ibig sabihin nito, previously, may dalawa na siyang conviction sa mga ganitong krimen. Okay? Patapos siyang lumaya, sa loob ng 10 taon ay nakagawa muli siya ng ganitong krimen. Okay? Sa pakatlong pagkakataon na yan, ang tawag naman natin siya ay, ang tawag naman natin sa kanya ay habitual delinquent. That is another classification of criminal according to the legal point of view. Next, yung pang-apat, quasi-recidivist. Sino ba itong mga tinatawating quasi-recidivist? Quasi-recidivism under Article 160 of the Revised Penal Code. Any person who shall commit a felony after having been convicted by final judgment before beginning to serve such sentence or while serving such sentence shall be punished by the maximum period prescribed by law for the new felonies. Kapag sinabi natin quasi-recidivism, kapag na-convict na ang isang tao o kapag na-convict na ang isang criminal at while serving the sentence of conviction, nakagawa uli siya ng krimen sa loob, then he is what we call quasi-recidivism. So that is all about the 4 different classifications of criminal according to the legal point of view. So another way to classify criminal is according to its etiological point of view. Meron tayong dalawang classifications dito. Una, yung tinatawating acute criminal at yung pangalawa ay yung tinatawating chronic criminal. Ano ba itong dalawang to? Acute criminal is one who violates a criminal law because of the impulse of pit of passion. They commit passionate crimes. So halimbawa, isang tao ay nakagawa ng krimen dahil sa kanyang sobrang selos o pagseselos sa kanyang partner. Dahil dito, nakagawa siya ng krimen sa kanyang partner o sa kalaguyo ng kanyang partner. Yun ang tawag, ang tinatawating acute criminal. Ang rason kung bakit siya nakagawa ng krimen is due to the impulse of his passion. So, tawag natin, to make it sure, that is acute criminal. Chronic, ano naman yung chronic criminal? One who commits crime acted in consonance of deliberate thinking. He plans the crime ahead of time. They are the targeted offenders. Okay, so there is a deliberate intention to commit a crime. Example dito is yung murder. Okay, murder in the sense that the person committed the crime by reason of evident premeditation. Kapag sinabi kasing kapag sinabi kasi nating evident premeditation, there is a plan before the execution of crime. Talagang pinagplanuhan niya kung paano niya ma-execute itong krimen na ito.
Kung siya sa pamamagitan ng pagpatay, ang tawag natin dyan ay the crime of murder. So, ang tawag natin sa kriminal na dyan ay chronic criminal. So, ang pagpatay sa ang paggawa ng krimen base sa kanyang itinakdang plano. Okay? Murder o kaya robbery. Okay? Sa lalong-lalo na sa robbery in the bank. Hindi naman kasi pwedeng gumawa ng robbery kapag bangko yung kanilang papasukin, wala man lang plano, that is inherently impossible. Okay? Kapag bank robbery, definitely the criminal prepare a previous plan for that. So that is what we call chronic criminal. So another way to classify criminal is based on the behavioral system. At mayroon tayong limang bagay dito. Una, ordinary criminals. So, sino ba itong mga tinatawating ordinary criminals? Considered the lowest form of criminal in a criminal career. He doesn't stick to crime as a profession, but rather push to commit crimes due to great opportunity. Yan, kapag sinabi nating ordinary criminal, take note the keyword, the lowest form of criminal career. He committed only crime because of a great opportunity. Okay, saka lang sila makakagawa ng krimen kung talagang nandyan na yung opportunity. Kaya tinawag silang the lowest form of criminal career. So, ordinary criminal yan. Ang kabaligtaran naman ng ordinary criminal ay yung tinatawag nating professional criminal. Okay, sino ba itong mga tinatawag nating professional criminal? Professional criminal is a person who is engaged in criminal activities with high degree of skill. He is usually one who practice crime as a profession to maintain living. So sila yung mga taong ginawa ang krimen bilang isang hanap buhay. Okay? Halimbawa natin dito yung mga magaling sa falsification. Okay? Falsification of public documents. Yan. Pagpalsipika ng mga lisensya, pagpalsipika ng mga birth certificate. So, ito na yung kanilang hanap buhay, yung paggawa ng krimen. So, that is professional criminal. Next is organized criminal. Sino naman itong mga tinatawating organized criminal? Organized criminal is one who associates himself with another criminals to earn a high degree of organization to enable him to commit crimes easily without being detected by authorities. They commit organized crime. So ito naman yung mga taong miyembro ng sindikato. Yan, example natin yan. Drug lords, mga kidnap for ransom, o kaya yung mga human trafficking, ito yung usually ginagawa ng mga organized criminal. Okay? Pang-apat, accidental criminals are those who commit crimes when the situation is conducive to its commission. Yan. So, accidental criminal. Parang magkalapit lang sila sa ordinary criminals. Yung ordinary criminals kasi meron talagang criminal tendency. Itong accidental criminal naman is, in the first place, wala siyang criminal tendencies. Kaya lang, accidentally, he committed a crime because of that particular
situation. Okay, so number five, habitual criminals are those who continue to commit crime because of deficiency of intelligence and lack of self-control. Okay? Example natin dito, yung mga may sakit, halimbawa yung sakit niya talaga na kumuha ng gamit na hindi naman niya kinakailangan, ang tawag natin sa kanya ay kleptomania. Okay? May mga tao rin na may sakit na nasisiyan sila kapag nakakakita ng apoy. Okay? Sinusunog nila ang property ng ibang tao, sinusunog nila ang mga bahay. Ang tawag naman natin sa kanila ay pyromania. Okay? Isang klase rin ito ng sakit. Okay? So, ang tawag natin sa mga ganitong klaseng kriminal ay habitual criminals. Last way to classify criminals is according to mental attitudes. Okay? So, meron tayong tatlong classifications dito. Active criminals, passive inadequate criminals, at socialized delinquents. Okay? So, ano naman itong mga active criminals nito? Are those who commit crimes due to aggressiveness. So, aggressiveness. So, yung mga taong agresibo, kaya ang usually ang krimen na nagagawa nila ay physical injury, yan, oral defamation, yan, agresibo yan, mga taong ganyan. Okay? Number two is passive inadequate criminals are those who commit crime because they are forced to do it by reward or promise. Okay? Ito naman yung mga hard killer. Okay? Nakakagawa sila ng krimen kasi may bayad sa kanilang gagawing krimen. Yan. Example talaga yan is yung mga hard killer. Next is socialized delinquent are criminals who are normal in behavior but defective in their socialization process or development. Ito naman yung mga kabataan na mahilig sa mga grupo-grupo. Ang malibit na ginagawa nilang krimen ay pagkakaroon ng riot sa kanilang grupo kumpara sa isang grupo. Yan. Ang tawag natin sa kanila ay socialized delinquents. Okay, so hanggang dito na lamang ang ating talakayan. Ipagpapatuloy na naman natin to sa mga susunod na pagkakataon. And I will take this opportunity to give you thanks for watching my videos hanggang ito ay matapos, and hopefully that no one of you escape the advertisement. In that way, that is a big help to our channel. Okay, so hanggang sa muli, maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Please subscribe and hit the notification bell to be updated of my new videos.